Hello mga ka-copy, isang gandang gabi sa inyong lahat. I-share ko lang sa inyong lahat yung isa sa mga nakakatakot na experience na nangyari sa akin at sa aking mga kaibigan nung during summertime. So kung narinig nyo na yung lugar ng mga aswang or island ng mga aswang, actually, nangyari rin sa amin. Same like that, ganyang eksena. So, nag-start yung kwento sa namin. Noong time na nagpa-book kami sa isang island sa dulo ng Cavite. I don't know where exact the place kung saan yun. Pero summertime, so may nakuha kami parang promo. May nag-share ng link sa computer na mag-book daw kami rito. So, since March noon, kainitan, kasagsagan, so, nag-travel kami, naghanap kami ng mga new places na pwedeng mag-spend ng summer o mag-swimming kami. So, to make the story short, nakapagpabook kami. So, nung time na pumunta na kami, so, ngayon namin nandun na kami yung shuttle barber service. Doon pa lang sa shuttle barber service na yun, loaded na gamit sa barber service. So, ang ginawa namin, anyway, ano pala kami? Bali, 8 kami lahat kasama yung younger boy na anak na kaibigan ko. So ngayon, bumaba na kami sa shuttle service, bali nirent kami. Then, kumuha kami ng tatlong tricycle. Yung tatlong tricycle na yun, yun yung papunta doon sa resort or sa area. So bumiyahe na kami. So ngayon, ang ganda pa na biyahe namin. 1 PM, so nakarating kami doon sa pinaka area na doon na lang daw sabi ng tricycle. Hanggang dito na lang daw sila kasi hindi daw sila pwedeng pumunta doon or lumagpas doon sa boundary na yun. So natataka ako kasi wala naman ako nakitang dagat or resort yung pala. Aakit pa pala ng bundok. So doon pala kung naisip-isip ko na bakit ang tricycle hindi pumapasok doon. Ngayon sabi ng mamang driver. Hanggang doon lang daw talaga sila, hindi daw sila pumapasok doon. So ako nga dahil ako'y pure Manilenian at wala akong probinsya. Deba, hindi ko naman naisip, kaya ko na lang naisip na ganun pala. So lakad kami, lakad. Then yung nakakalasan doon yung bumagbili na nung ari ang ganda ng aso. Sabi niya, hawak ka na ang ginagawa niyo rito. Hindi kaya pwede rito. Hindi kaya sasampay ng mga aso. So sabi ko sa isang mga, ano ba namin yung aso? Sabi mga friends ako, dead man na tuloy ko lang lakad na. So akit kami na upundo, imagine na dami yung wenta din. Tapos lumagstay kayo sa akin. So about 3 days, 3 nights and 3 days. Kasi nandun ko wala sa kabilang sa yung lakit ako sa bundok. Yung bundok na nakalag sa bundok. Pagdating sa taas ng bundok, merong mag-ina. Nagtataga ng kahoy. Sa gitna ng daanan, yung pathway talaga kung saan ka dadaan. Siyempre bilang magalang ka, marimilyang at wala ka namang alam talaga. Ano ka sabihin mo kasi madadaan at wala nakahalang sila doon. Siyempre ako sasabihin ko, pwede pong makidaan ang paraan po. Alam mo, apat na sabi ko na makikiraan. Hindi sila natinag, hindi sila nagsalita, hindi sila gumalaw or nagbigyan ng, hindi sila umalis doon. Sabi ng friend ko, ano ka ba? Kinakausap mo sila. Hindi mo ba alam, ikaw ang hapunan nila. So, medyo tricky yung sinabi ng friend ko. Bakit ako magiging hapunan eh? Nagsabi lang naman ako ng makikiraan. Sabi niya, hindi mo ba kasi alam? Bago yung kaibigan ko pala, may pinahawak sa akin. It's just ang init na bote na may lamang liquid. So mainit na mainit, parang paputo ko na yung bote. Nung ginawa namin, hindi na kami dumaan doon. Dumaan kami sa ibang way para hindi sila masagasaan o matamaan or something. Nung malayo-layo na kami, hindi mo ba alam, aswang lumagyan na yun. So, medyo natatakot na ako kasi may alas dos na yun ng hapon. And then, ayun nga. Bago pinahawak niya sa akin yung bote na may content na likod yung palalangis yun. Sabi niya, iwakan mo ang init-init, sobrang init. Yung pala, pag may aswang, nadidetect pala ng langis. So, it's either kukulo siya or iinit siya.
So yung time na yun, habang naglalakad kami, hindi na nawala sa isip ko yung eksena na gano'n na aswang-aswang. So ang layo pa ng nilakad namin. Bago meron kami nadaan isang hanging bridge, tulay na very kalmado yung parang fish pond or ilog na may hanging bridge. Then wala kang hawakan, basta lalakad ka lang. Isang tao lang ang pwedeng lumakad at that time. Hindi pwedeng sabay-sabay kasi baka bumagsak. So ngayon parang feeling ko yung ilog, tahimik, mamaya may bilang kakaroon na buhaya or crocodile. So ang dami ko nang iniisip ng mga moment na yun. And then ang napansin ko sa lahat ng dinaanan namin, walang bahay. Kung may bahay man, hindi siya bahay kubo, walang ilaw. As in, nipahat. Tumasan, nipahat siya. So sobrang scary habang nilalakad ka sa gitna ng forest na medyo pahapon at paggabi-gabi na. So ngayon, eto na. Malayo palang naririnig ko na yung dagat. Yung palalad, malapit na kami dun sa pinaka-resort. Ang ganda ng ano, yung hampas ng dagat sa tubig, ganun, sa alon niya. May sinaririnig mo na. So nakita namin na ang ganda ng ano, tunog sa tenga. So yung pala malapit-lapit na kami sa resort. Kaya binukna. Ayun, narating din namin yung resort. Pero una ko napansin, may isang abandoned na bahay. Pero medyo maganda. Gawa sa stone. So nakita namin resort. Wow, ang ganda. Imagine summer days, March. Walang katao-tao yung resort. So kami lang at kami ng mga friends ko nandun sa resort. Sabi ko, baka sobrang private naman itong resort na to, kaya gan, or baka nasa cottage pa yung mga guests ng resort. Di inisa-isa namin yung mga rooms. Walang tao, as in kami lang. So nagtaka na ako kung ano-ano na pumapasok sa isip. Sabi ko, bakit kami lang nandito sa resort na to? And then may moment na wala rin itong umarap sa amin, parang tauhan ng resort. Basta self-service ang nangyari. Ganun. May note lang na nakalagay na eto po, dito po yung room nyo. Habang nagbaba kami na gamit, nawala naman yung anak ng kaibigan ko. Yung malikot na bata, so nag-ikot-ikot siya. So nawawala siya. So ngayon yung batang malikot na yun, hinahanap namin. Alam niyo kung saan ko siya nakita. Kung siya nakatingin sa abandon na bahay. Kung napansin ko, hindi pala siya bahay. Isa siyang abandoned chapel or church dun sa lugar na yun. So medyo padilim-dilim na kasi mag-3:30 na. Then mapuno kasi kaya medyo madilim. Sabi ko, bakit may simbahan bago balik naman ang ligaw na halaman? So pinabayaan, parang hinayaan lang na mabulok, masira yung church. So ngayon, dahil sobrang nais na iba na yung pakiramdam ko sa area. Sabi ko, bakit ganito? Walang katao-tao, ganito. Bago kung ano-ano takot na nasa isip ko. Ginawa ko, I just called my tita na taga Cavite at sabi ko, tita, nandito kami sa ganitong lugar. Somewhere sa dulo talaga ng Cavite yun. Hindi ko na matandaan kasi it's 5 years ago ngayon ko lang siya senior. Pero malinaw at malinaw pa rin sa isipan ko yung mga nangyari sa amin noong time na yun. Sabi niya, anong ginagawa yun dyan? Alam mo kung lugar yan na mga aswang. So, yung lugar na yung pinuntahan nyo, lugar yan na mga aswang. So guys, hindi ito budol ha. Tunay na story ito nangyari sa amin. So nung pagkasabi pa lang sa tita ko, sabi ko sa mga kaibigan ko, bago pala senior, iniisip ko na kung aalis ako mag-isa, aakyatin ko yung bundok, dadaanan ko yung hanging bridge. So kung baka doon pala sa bundok, mamatay na ako sa takot at sobra na siyang madilim, gagabihin ako. So ginawa ko, shinare ko na, sabi na, gami rin eh, iba rin ang pakiramdam namin dito sa resort na yun, na to. So ngayon, galing kami sa resort na yun, padilim na siya ng padilim. Doon ko naman napapansin na parang umiingay, may mga humuhuli. Ayun, habang mai-stress kami lahat, natatakot na kami, bakit ganito yung pakiramdam, bakit ganito yung resort, pati yung dagat, pag tinignan mo yung dagat, ibang klase.
parang pinatawag ka ng dagat, tara, lumangoy ka, pumunta ka dito. Parang gano'n ang eksena. Sobrang creepy, pare. Sobrang nakakatakot. Hindi mo iisipin na, o hindi mo kakayanin yung pinagdaanan namin. Bago may eksena pa na pumapakabi ko, may nakita akong church, chapel doon, pero wala nang cruz. Parang binali yung dulo ng cruz. And then, yung pinaka buong tsura ng chapel, kinakain na ng mga halamang gumagapang. So, grabe yun. So, ngayon, medyo nai-stress na kami kasi nga naghanap na kami ng way. Kasi naka-impake na kami, nakababa na yung mga gamit namin, na-unpack na namin, sinalansan namin lahat, inayos namin lahat. Sobrang, din nakikipaglaban pa kami sa oras, yung oras ng paggabi at pahapon. So ngayon, doon ko napansin na parang habang dumidilim, lumalabas yung mga tao na hindi naman sila natititig sa'yo, kundi pa ilalim ng tingin. Kumbaga nakatungo sila bago nakatingin at medyo weird at nakakatakot yung mga itsura ng tao. Hindi mo iisipin na ganun sila kadami. So hindi sila lumalapit sa amin. Nandun lang sila sa mga bakod nila, yung mga kubo na yun, may mga tao pala at ang dami. So, sobrang scary na na-experience namin na parang pag siguro tumagal pa kami doon, dumilim ng dumilim, baka takihin na kami, guys. Sobrang kaga, nakakatakot. So, ngayon, dahil dumadami-dami na yung taong lumalabas, sabi ko, bakit ganito? Hindi sila nakatingin ng diretso, nakatungo sila bago pailalim ang tingin. Ganun sila tumingin. So, then, nung siyempre dumadami, nakita din namin yung mga iba-ibang klase ng tsura nila, matanda, bata, at ang nakakaloka doon, nandun na yung dalawang mag-ina na nasa gitna ng daanan sa taas ng bundok na sinabihan ko na makikitaan kami. Yung dalawang mag-ina, sobrang titig sa akin, guys, sobra talaga. So yung pala, yung lugar na yun is lugar talaga ng aswang, ang nakakaloka dito. Nung dumaan kami doon, dumating kami doon, wala talaga silang kalsada, talagang galing kang bundok doon ka maglalakad, maglalakad ka. Bigla na lang may dumaang tricycle. Imagine, nung pumunta kami doon, bumaba kami ng van, tatlong tricycle kami. Ngayon biglang may isang tricycle na nagkasya kami lahat, paalis doon. So sobrang dumating yung isang tricycle na nakapagtataka lang. Nagkasya kaming lahat sa isang tricycle kasama yung mga bagahe namin. Ang naisip ko siguro doon, hindi pa namin oras. Or yung tita ko, nagdasal sila doon sa park nila na makaligtas gamit mga friends ko. Kasi yung mga tao pala doon, hindi pala talaga tunay na tao. As actually, aswang talaga sila. So yung pala yung nababalita dati sa TV na lugar or parang island o purok ng mga aswang. So ngayon, magpa-5:30 na nakasakay na kami sa tricycle habang maanda yung isang tricycle na sakay kami pati mga bagahe namin. Unti-unti silang dumadami, palapit. Palapit ang palapit sa amin na nakatitig na ng matinis. Ano yung masakit tumingin. Anon, sabi rin ng tricycle driver, ba't kayo nandito? Puti na lang napadaan ako dito. Ayun. Buti daw napadaan yung tricycle doon at na medyo naramdaman niya na merong iba doon sa may resort na yun. Imagine yung resort na napakaganda, walang tao, summer days kami lang. My God. So ngayon yung parang experience ko doon, talagang realidad na aswang talaga, for encounter talaga sa aswang. So kung bago ka parang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. And kung gusto mo itong ganitong mga storya or topic na pwede natin i-share at pag-usapan, i-comment mo na. At paki-watch na rin yung mga recent or mga horror stories na naikwento ko sa mga previous vlog ko.